Mga kababayan, dahil nga sa PBBM na nga ang presidente ay talaga namang ang dami nag-react ng mga kababayan natin na nasa industriya ng media ang nag-aalala dahil baka maulit daw ang nangyari noong panahon ni Pangulong Marcos at sa ngayon nga ay ang dami-dami na agad nagre-reklamo at nagsiselos pa sa engagement ng mga vloggers. Kung titingnan nga natin ang insights ay makikita naman talaga na mas malakas ang engagement ng mga vloggers kesa sa ilang mga kilalang mga news outlet dito sa ating bansa. Eh bakit kaya, rapper? Ano ang sagot nyo sa tanong na yan? Narito nga pala ang kasaysayan. Ano ang masasabi nyo dito? Basahin natin ang balita ng Washington Post na may pamagat na Aquino sues a Philippine journalist for libel. Sulat ito ni Keith B. Richburge noong October 13, 1987. Isang galit na Pangulong Corazon Aquino na lumalaban sa pampublikong persepsyon ng kahinaan at pag-aalinlangan ay nagsampa ng hindi pa naganap na kasong libelo laban sa isang kolumnista sa pahayagan na maraming nababasa na nagsulat na si Aquino ay nagtago sa ilalim ng kanyang kama sa isang aborted na tangkang kudita noong August 28, 1987. Sa isang hiwalay na development, nagpaputok ang mga pulis upang ikalat ang mga welgista noon habang sinimula ng mga manggagawa ang pangkalahatang welga para sa mas mataas na sweldo, iniulat ng Reuter. Ilang libong umaawit at kumakaway na mga demonstrador ang nagmartsa sa magkahiwalay na grupo sa iba't ibang bahagi ng Kabisera. Nag-ulat ang pulisya ng 25 na pag-aresto, ngunit ang welga ay lumilitaw na higit na hindi pinansin ng 8 milyong residente ng Maynila. Sinabi ni Cory Aquino sa isang lingguhang broadcast sa radyo na magdedeklara siya ng martial law kung ito ay talagang kinakailangan at para sa higit na kabutihan ng bansa. Bago magsampa ng demanda, dinala ni Aquino ang isang reporter sa kanyang kwarto at ipinakita kung paano magiging pisikal na imposible para sa kanya na magtago sa ilalim ng kama na nakaupo sa isang plataforma. Ang kolumnista si Luis Beltran ng Philippine Star ay sinulat sa pang-umagang edisyon. Nagtago ang Pangulo sa ilalim ng kanyang kama habang nagpapatuloy ang pagpapuputok. Marahil ang unang commander-in-chief na sandatahang lakas ang gumawa nito. Ang edisyon ng papel noong hapon ding yon ay nagdala ng paghingi ng tawad mula kay Beltran. Hindi ko siya pinagtatawanan. Nagpapahayag lang ng pag-aalala sa bigat ng sitwasyon na tumigil sa pagiging nakakatawa. Kung nasaktan ko ang kanyang damdamin, humihingi ako ng paumanhin at binabawi ko ang sinabi ko, nabasa sa pahayag ni Beltran. Sa tingin ko, walang sino man ang maaaring magtanong kung gaano katapang si Pangulong Aquino sa courthouse ng lungsod. Sinabi ni Aquino sa mga mamamahayag, ako ay palaging isang babaeng matapang. Ayaw kong mag-alinlangan ang mga sundalo ng Republika sa isang iglap na ang kanilang commander-in-chief ay isang babaeng may tapang na tinitingala at ginagalang. Si Beltran na nag-host din ng dalawang lingguhang talk show ay dati nang nagka-problema sa palasyo. Noong 1986 ay nawalan siya ng trabaho bilang editor at kolumnista para sa Philippine Inquirer matapos na mali ang pag-uulat sa kanyang column na si Joker Arroyo, ang dating executive secretary ni Aquino, ang source na nag-leak ng dokumento ng gobyerno sa mga komunista. Nang sa kanyang kapasidad bilang editor, tumanggi si Beltran na mag-print ng mga liham mula kay Arroyo tungkol sa bagay na ito. Sinibak siya ng may-ari ng pahayagan. Sinabi ni Beltran na biktima siya ng pressure ng Pangulo. Ang palasyo ng Pangulo ay nagpakita ng pagtaas ng pagkabigo sa lokal at dayuhang media. Malawak na media access ang ibinigay sa mga rebelding pinuno ng militar na nagsisikap na ibagsak ang gobyerno. Inihayag ng tagapagsalita ni Aquino na si Teodoro Benigno na iniutos ng gobyerno ang pagsasara ng tatlong istasyon ng radyo na nagbo-broadcast ng anti-government propaganda. Mula noong si Bakin si Arroyo, naging mas bukas si Aquino sa pamamahayag na nagbigay ng mga panayam sa unang pagkakataon mula noong nakaraang taglagas. Sa isang panayam sa programa ng NBC na Sunday Morning Today Show, sinabi ni Aquino kay Maria Shriver na nabahala siya sa mga batikos. Sinabi rin niya na masyadong mataas ang inaasahan ng mga tao sa kanyang kasunod ng Revolusyong People Power na nagdala sa kanya sa pwesto 19 na buwan na ang nakararaan. Samantala, ano naman ang nangyari sa libel case ni Beltran? Sa ulat ng AP News ay ganito ang ating mababasa na may titulong Former President Aquino loses libel suit against two journalists. Ito ay sulat noong November 14, 1995. Isang kolumnista sa pahayagan na sumulat na si dating Pangulong Corazon Aquino ay nagtatago sa ilalim ng kanyang kama noong isang pagtatangka ng kudita noong 1987 ay nanalo ng posthumous appeal ng kanyang libel conviction.
ang publisher ni Luis Beltran na si Maximo Sullivan ng Philippine Star, kung saan lumabas ang column, ay na-clear din ang desisyon ng Court of Appeals. Ang mababang hukuman noong Oktubre 1992 ay napatunayang nagkasala sina Beltran at Sullivan ng criminal libel para sa mga komento ni Beltran tungkol kay Ginang Aquino. Iniutos ni Judge Ramon Macasiar na makulong sina Beltran at Sullivan ng hanggang 2 taon, at iniutos sa kanila na magkasamang magbayad ng $76,000 bilang danyos kay Ginang Aquino. Si Beltran, isang tanyag na komentarista sa pahayagan, radyo at telebisyon, ay namatay noong nakaraang taon sa atake sa puso sa panahon ng apela. Sa isang 54 pages na desisyon na binaligtad ang desisyon ng Macasiar, sinabi ng korte ng apela na ang kolom ni Beltran sa kabuuan nito ay gumawa ng patas na komento. Sinabi na rin ni Judge Jose de la Rama na sumulat ang desisyon na nabigo ang prosekusyon na napatunayan ang mali siya at sinadya. Si Mario Ongkiko, ang abogado ni Ginang Aquino, ay tumanggi sa komento. May 15 araw si Ginang Aquino para iapila ang desisyon. Sa araw na inilethala ang kolom ni Beltran, isang galit na Ginang Aquino ang naghatid ng mga reporter, photographer at cameraman sa telebisyon sa kanyang silid tulugan upang ipakita na walang mapagtataguan sa ilalim ng kanyang kama. Sinabi ni Beltran na ang pahayag ay hyperbole o isang figure of speech at hindi dapat kunin bilang katotohanan. Ngunit sinabi ni Ginang Aquino na ang pananalita ni Beltran ay nagpapahina sa kanyang tungkulin bilang commander-in-chief ng isang fractious na militar, lalo na sa panahon na ang bansa ay hindi pa rin matatag sa politika at ekonomiya. Siya rin ang personal na pumunta sa Manila Prosecutor's Office para magsampa ng kasong Libelo at naging kauna-unahang presidente ng Pilipinas na tumestigo sa isang kaso sa korte. Samantala, alamin naman natin ang mga radio stations na pinasara ni Cory Aquino sa ulat pa din ng Washington Post na may pamagat na Aquino Shuts 3 Radio Stations After Report of Coup Threat, sulat ni Keith P. Richburg noong October 8, 1987. Naglunsad ng crackdown si Pangulong Corazon Aquino sa media. Isinara ang 3 estasyon ng radyo at ipinag-utos ang imbestigasyon ng 1 estasyon ng telebisyon matapos makatanggap ng mga ulat ng paniktik na ang iba't ibang mga rebelding grupo ng militar at mga publiko ng oposisyon ay bumuo ng isang bagong alyansa upang pabagsakin ang kanyang pamahalaan. Nakatanggap si Aquino at ang kanyang gabinete ng mga ulat ng paparating na kudita sa isang briefing ni Armed Forces Chief of Staff General Fidel Ramos. Ayon sa mga tagapagsalita, mahigit 1,000 tropa na may armored personnel carrier at tank ang nakadeploy sa paligid ng Presidential Palace para protektahan si Aquino. Sinabi ng mga opisyal na posibleng may seryosong pag-aalsa ang planong kudita dahil nakipagsanib-pwersa ang mga plotters sa mga paksyon sa militar na tapat sa napatalasik na Pangulong Ferdinand Marcos at kay Eduardo Cuanco, isang makapangyarihang negosyanteng kaalyado ni Marcos. Nakatira ngayon si Cuanco sa pagkatapon sa Los Angeles. Ang abogado ng Washington na si John Cho na nagsasabing kinakatawan niya si Cuanco ay naglabas ng isang pahayag kung saan itinanggi ni Cuanco ang numampapel sa isang pagtatangkang kudita at sinabing dapat itigil ng gobyerno ang paninisi sa iba sa mapinsalang kalagayan ng bansa. Inakusahan ni Ramos ang 2 renegade colonels, sina Gregorio Honasan at Reynaldo Kabawatan, na nanguna sa 2 naunang pagtatangka ng kudita ng pagkakasangkot sa kasalukuyang pakana. Sa Washington, ang tagapagsalita ng Departamento ng Estado na si Charles Redman ay gumawa ng pahayag bilang suporta kay Aquino na nagsasabing, "Kami ay walang pagbabago sa anumang pagsisikap na ibagsak ang konstitusyonal na pamahalaan ni Pangulong Aquino." Sinabi niya na ang pagsasara ng mga estasyon ng radyo ay ginawa bilang pagsunod sa batas na nakabinbin sa Kongreso ng Pilipinas at idinagdag, "Sa tingin ko, iyon ay isang bagay na sinusuportahan ng mga mamamayan ng Pilipinas sa pamamagitan ng kanilang mga inihalal na kinatawan." Sinabi ni Redman na ang militar ng Pilipinas ay nananatili sa isang mataas na estado ng alerto, ngunit idinagdag, si Pangulong Aquino ang namumuno. Siya ay gumawa ng maraming pag-unlad. Siya ay may mahirap na mga problema upang matugunan, ngunit ang kanyang kakayahang tugunan ang mga ito. Ang mga istasyon ng pagsasahim papawid na target sa crackdown ngayon ay inakusahan ng pagtulong sa mga kudita sa pamamagitan ng pagsasahim papawid ng mga pananaw ng mga rebelding anti-Aquino. Ang mga pagsasara ay minarkahan ang pinakamarahas na tugon ng gobyerno sa patuloy na pagbabanta ng kudita.
Sinabi ng Presidential Press Spokesman Teodoro Binigdo na ang tatlong istasyon ng radyo ay hayagang nagkasala sa pagluwalhati sa mga kaaway ng gobyerno sa pamamagitan ng pagpapalabas sa mga panayam sa mga takas na opisyal ng militar na nasangkot sa mga nakaraang pakana upang ibangsak ang gobyerno ngunit hindi pa nahuhuli. Sinabi niya na ang mga istasyon ay nagpapadala ng propaganda ng mga grupong rebelde sa kanan. Sinabi rin ng mga opisyal ng gobyerno na kanilang iimbestigahan kung bakit pinahintulutan ng Movie and Television Review ang Classification Board ng bansa ang isang istasyon ng television sa Maynila na mag-broadcast ng isang nakatape isang oras na panayam ngayong gabi kay Hunasan. Ang pinuno ng hindi matagumpay na kudita noong August 28, 1987 na layunin ng isang nationwide manhunt, hindi ito isang live na palabas, sabi ng Chief of Staff ni Aquino na si Catalino Macaraig. Maaaring itigil ito ng Board of Censors. Sinabi ni Manuel Morato, chairman ng television board, na nakita ng militar ang tape ng panayam ni Hunasan bago ito ipinalabas at maaring matigil ito. Ang mga hakbang laban sa media na nagmula sa isang gobyerno na katuon sa publiko sa pagtataguyod ng kalayaan sa pamamahayag ay nakatanggap ng suporta mula sa mga pinuno ng Kongreso. Si Jovito Salonga, ang pangulo ng Senado, ang isang kontrobersyal na panukalang batas na magpapahintulot sa pamahalaan na isara ang anumang pasilidad ng pagsasahing papawid sa kaganapan ng pagsalakay, paghimagsik o pag-aalsa. Sinabi ni House Speaker Ramon Mitra, iyan ang pinaglalaban natin sa revolusyon, kalayaang gawin ang mga bagay na ito. Ngunit ang kalayaang iyon ay may ilang mga responsibilidad. Ang mga aksyon laban sa media ay kasunod ng mga linggo ng pagtataas ng pagkadismaya sa palasyo ng Pangulo ng Malacañang na ang mga pugante ng lider ng rebelde, partikular na si Hunasan at Kabuatan, ay nagtamasa ng halos walang limitasyong pag-akses sa lokal at dayuhang media habang umiiwas sa paghahanap ng pulisya at militar. Ang sitwasyon ay nagbangon ng malawakang mga katanungan tungkol sa kung gaano kasipag ang militar sa pagtugis sa mga rebelde. Ang mga panayam kay Hunasan ay naging halos regular na tampok sa mga pahayagan sa Maynila. Ipinahiya ni Kabawatan, itinuri na taga-suporta ni Marcos ang gobyerno nang magsagawa siya ng press conference sa Makati Business District ng Maynila. Nakausap niya ang mahigit 20 mamamahayag ng mahigit isang oras. Iniulat ng mga ahensya ng balita na nagsagawa ng panibagong komprehensya ng balita si Kabawatan sa bakuran ng US Clark Air Base sa hilagang isla ng Luzon. Sinabi ng isang reporter para sa United Press International na dinala siya sa isa sa mga pangunahing gate sa base at dinala sa isang pribadong bahay para sa isang pulong kasama si Kabawatan. Sinabi ng mga tagapagsalita ni Clark na nagdududa sila sa katotohanan ng ulat, ngunit ang base ay kinabibilangan na higit sa 2,000 na pribadong bahay. Karamihan ay inokupahan ng mga sundalo ng US at sinabi ng ilang opisyal na ito ay maiisip. Sa Washington, sinabi ni Redman na wala kaming impormasyon tungkol sa kung ang colonel ay maaaring naroon sa ilang bahagi ng base sa labas sa mga tapasilidad ng United States. Tinawag niya si Kabawatan na isang Marcos loyalist na may halatang interes sa pagpapalaganap ng disinformation. Sa panayam, inulat na sinabi ni Kabawatan na isa na namang pagtatangka ng kudita ang nalalapit dahil napasok na natin ang palasyo at marami na tayong kasama doon. Sigurado na tayo ngayon na magtatagumpay ang susunod nating pagtatangka dahil mayroon tayong sapat na lakas tao o sandata. Isang utos ng pag-aresto ang inilabas para kay Kabawatan kasunod ng pag-aalsa noong Enero ng ilang daang opisyal ng rebelde na sumalakay sa punong himpilan ng militar at base ng Villamor Air dito. Si Kabawatan ay pinaniniwalaang namumuno sa isang pwersa ng ilang daang kalalakihan. Si Hunasan naman ay pinaniniwalaang namumuno sa mahigit 1,000 kalalakihan. Inaakalang nagtatamasa siya ng malaking sipatya sa loob ng sandatahang lakas maging sa mga tropa na nominal na sumuporta kay Aquino noong August 28 na kudita. Sa mga panayam, sinabi ni Hunasan na ginugol niya ang halos lahat ng kanyang oras mula noong kudita sa malayang naglalakbay sa mga kampo ng militar sa Luzon Island. Naipag-usap sa mga tropa at pinalakas ang kanyang suporta sa pag-asam ng isa pang hakbang na iginit niyang non-confrontational. Matagal nang pinaghihinalaan ng mga opisyal na militar na ang grupo ni Hunasan ay maaaring bumuo ng isang tactical na anti-Aquino na alyansa sa mas maliit na paksyon ni Kabawatan. Sinabi ni Kabawatan sa mga mamahayag na sinusuportahan niya ang pagdisikap ni Hunasan na palitan si Aquino ng isang bagong civilian military junta. Sinabi ng mga lokal na analyst at dayuhang diplomat na ang kudita noong August 28 ay muntik nang magpabagsak kay Aquino. Ngunit walang bahaging pampulitika na sibilyan na maaaring pumasok upang patakbuhin ang bansa. Nang si Hunasan at ang kanyang mga taga-suporta sa corps na mga opisyal ay nagsagawa ng mga pag-aalsa noong Pebrero 1986 na napabagsak kay Marcos. Si Aquino ang nagsilbing political rallying point na nagdulot ng suporta ng mga sibilyan para sa kudita na iyon.
Hindi malinaw kung bakit si Hunasan na naging instrumento sa pagpapabagsak kay Marcos ay nakipagsanib pwersa sa mga gustong ibalik ang napatalsik na diktador. Iminungkahi ng ilan na ang pag-anunsyo ng plot ay maaaring bahagi ng disinformation campaign ng gobyerno para siraan si Hunasan. Ayon sa mga opisyal, maaaring nakipagsanib pwersa si Hunasan at kabawatan sa lumang makinang pampulitika ng Marcos. Ang partidong KBL at sa oposisyong Grand Alliance for Democracy, isang koalisyon ng mga anti-government na politiko kabilang sina Senator Juan Ponce Enrile, ang dating ministro ng depensa at kanyang tagapagturo. Mula sa kanyang tahanan sa pagkatapon sa Honolulu, sinabi ni Marcos, ang di umano'y kudita ay katang-isip lamang ng Administrasyong Aquino. Indikasyon din ito na natatakot sila sa sarili nilang anino, ulat ng UPI. Huling bahagi ng buwan na iyon, si Blas Ople, isang dating labor minister at taga-suporta ng Grand Alliance, ay nag-anunsyo ng mga plano nitong bumuo ng isang shadow government na maaaring humakbang sa kapangyarihan sakaling mapilitang si Aquino ay mali sa pwesto. Ngunit itinanggi niya na ang shadow cabinet ay nilayon na maging nawawalang sibilyang sangkap ng mga rebelding militar ni Hunasan. Mapwersa ng Grand Alliance ay pinalakas ng ipihayag ni Vice President Salvador Laurel na siya ay humiwalay kay Aquino upang maging kritiko ng kanyang pamahalaan. Ang manunulat ng kawanin ng Washington Post na si David Holloway ay nag-ambag sa ulat na ito mula sa Washington. Iyan na nga po mga kababayan ang kasaysayan. Ano kaya ang masasabi ni Jessica Soho sa pagpapasara ni Cory Aquino sa mga estasyon ng radyo? Ang ginawa ba ni Cory Aquino ay katanggap-tanggap? Tanong lang po natin mga madam at mga sirs, ano po ang inyong opinion?